nyo sa playstyle niya. Pero ang sa akin kasi tinitingnan ko dito is yung Glue and Teresla. Kasi kung pagbabasihan natin doon sa performance din ng parehas na XP laner, eh talagang napakataas ng parehas na win rate or win percentage pagdating sa Glue. And dalawa kasi yung nagiging playstyle ng isang Glue, eh, di ba? Una, magpo-poke lang muna siya bago siya mag-split-split. Yung next is split-split kagad, tapos pupuntahan yung target, tapos sasampahan kagad, di ba? Depende na lang sa kung anong mangyaring consistency sa pag-zozona. But speaking of consistency, the ever-consistent queen, si Oh My V. At may kita naman natin ngayon sa ating laban for RSG. Talagang maingat na rin sila pagdating doon sa pwesto. Nakita na rin na exhort. Alam niya rin kung saan dadaan ang mga players ng Blacklist dahil nakita rin natin yung changes with Blacklist on how they really rotate doon sa laban. Yep. So nakita ulit natin Blacklist the rotation that they have. Nandun ulit si Yui sa may top lane. This time, hindi na nagpa-poke si Nats na nadala na siya dun sa game number one at nag-sit back na lang siya. Hinayaan na niyang makakuha ng EXP yung Glue, tas na clear na lang niya under his turret. Ang nagiging benefit dito is sobrang bilis nung back siya. So, nililish pa nga ito ni Omay Venus, tinutulungan pa ng kaunti. Which means na mauuna si Popchu sa pagkuha ng level 4. In fact, level 4 na siya ngayon. Back siya mabilis na, tas nilish pa lamang siya ng kaunti kay Irad. Oops. Oh, kaya si naman nandito sa bottom lane. Okay, nakababad na dun sa Tortoise Puissance. Pero mabilis kasi itong joy na ito eh. So, may idea na ngayon ng RSG. Walang ultimate si Wise para doon sa unang 30 ng ating game. Pero sa ngayon, tahimik pa masyado ng laban, ha? Oh, parang kumalma na ngayon. Kanina kasi parang mainit yung mga players natin. Umpisa pala ng laban, may nag-turret dive na agad. So, kalmadong RSG at Blacklist ang ating nakikita. Pero hindi na yata magiging kalmado dahil 5 segundo na lang may kita na natin ulit yung turtle. Ginagawa ng RSG kanina, si Nuts ang unang magtatry na mag-pull ng turtle. Same magagawin. At nakaabang din ngayon ang Blacklist. Kukuha muna si Wise ng kanyang buff. And for Irad naman, uunahin ang Crab. So, nandito na ang Blacklist. Same with RSG. So, sino ang unang magbibitaw ng skill? Talagang, alam mo, disiplina. Talagang wala mo nang, hindi mo na fight. Ayan na. Ayan na. Ito na rin yung penalty zone. And mamamatay na una si Xort. Oh my God! Next na si Yue, 1-for-1. Pero si Edward, medyo bumababa yung buhay. Makakasampa siya. Kaya lang aabutan nga ba Light? Dito unti-unting bumababa yung buhay. And yung Edward Salon is now open. Pero nandun yung mga pagwasiwas ni Nats. Pero si Irad, siya muna ang babawi. Wow, solid yung pinakita doon ni Irad. Ginamit niya yung CC immunity ng Joy para madodge yung nanakaw na Numinon Blast. Solid nga lang, tumama sa dalawa yung Numinon Blast ni Yue. But even better was Light. Nakakuha siya ng tatlo. So, in totality, nakakuha ng 2 kills si RSG with Irad getting both of them. Then makakuha sila ng Torre. Good adjustment mula sa RSG, Slate Philippines. At makakakuha pa nga ng Turtle bukod doon sa kanilang mga nakuhang kill ang side ng RSG, Slate Philippines. So better performance, a better start para sa side ng RSG. And for Blacklist, hindi na nakikita yung usual na rotation nila kanina. So ito naman yung mga moments na para nakita na natin na nag-a-adjust na yung mga players. Meron ng Genius One agad, yung Joy ni... Uy, wait lang! Grabe yung damage ni Irad. Imagine, level 6 na Joy, pero nandito yung draw members mula sa Blacklist. Hindi tumama ng gusto, or hindi talaga tumama doon yung Luminum Blast mula kay Yue habang si Ao na magiging target. And magiging successful ba yung mag-clear? Pero ngayon makakalipad, crossbow tank ay available! And si Eman ay mamamatay! Grabe nangyayari dito sa ating mga laban kasi nung may nangyari sa may bottom lane, hindi pa tapos, parang mag-sulit na sa may top lane. Si Nats dito, nakikipagsabayan kay Wise and Edward. Binitawan na rin niya yung kanyang penalty zone. Pero sasampa, Flicker, saktong-sakto lang doon sa Torre. Sa may itaas, Irad, ipapasok na rin, dashing in and... Wow! Electrifying bits para patayin si Edward. Super commendable usage ng Joy kay Irad. Nakita natin yung kanyang mechanics once again. Una dun sa pagtakas niya doon sa dalawang heroes ng Blacklist, forcing si Yue na gamitin Numinon Blast. And then, ginamit ulit yung CC immunity. Sobrang saglit lang nung immunity na yun, pero na-take advantage siya to dodge many ultimates from the opposing end. Tapos nabubuhay pa siya. Now, nakaka-rotate pa siya sa top lane para makuha ng isang kill at makakuha ng Torre. Napakagandang rotation para sa side ng RSG Slate Philippines. Pero sa may bottom lane, may gusto
rin yata ang gagawin na play ang Blacklist at yun ang makapagplato si Owl sa may bottom lane. So parang nag-iiwasan muna yung mga teams natin ngayon na magkatapatan at magkaroon ng kill sa isa't isa. Pero ito na ulit ang ating binabanggit. Labanan na naman pagdating doon sa mga setup plays. At parang delikado mga pwedeng mangyari dito sa ating may turtle team fight. Naka-ready na naman ang ating mga players. Exhort, Light, Nuts, and Eman ay nakapwesto na. Sobrang yaman ni Owl ngayon. Nalamang siya ng 700 gold over the matchup. Dahil nakakuha siya ng isang kill, di ba? Solo pa yun dahil sa paggamit niya ng ultimate. Uy, nagamit na kagad. Speaking of the ultimate, Electrifying Beats, tumama yung charge. And may Numinum Blast, Flecker! Ooh! Inabutan dito si Wise. Andun din yung penalty yung zone. That nailing of skills. Pero si Light ata ang uunahin ng mga agents. Yue with the kill. And Turtle ay makukuha ng RSG. Pero sa mid lane. Pero hindi pa pala tapos sa Retribution. Ginamit na ni Irad. Oh! Ato yung Pokes and Irad. Talagang kailangan yung pigilan kasi unstoppable na itong Joy na ito. Kakaiba maglaro si Irad. Parang kanina, sabi niya kasi kanina yung Lancelot, depende sa may minion ko may dash eh. Mag-Joy nga ako para yung dash ko. Ako bahala kung saan ko dadalhin. Napakadaming dashes with the Joy at napakabilis ng galaw na ginagawa dito. Speaking of galaw, tingnan natin yung difference in terms of levels. Wait lang, mid lane! Aray! Ang dami nangyayari! Exhort with the Feather Nurse, like basag na rin yung Torre doon sa may bandang gitna and it opens up yung purple and orange dito ni Wise. Sobrang dami nangyayari kasi in-explain pala natin yung kay Irad kanina. May nangyayari na pala sa may mid lane. Kamunti ka pa nga dito sa may bottom lane kung sakto lang din na nahuli ng penalty zone. This time around 1.2k gold lead para sa ng RSG at meron ang Holy Crystal. Si Irad now at 5 kills out of 6 kills for the whole RSG Slate Philippines. Masakit na yung damage output ngayon ng Jungle Joy. Nakikita natin na nag-snowball sa ngayon. Nakakuha din nga lang ng lamang yung gold laner na Blacklist. Pero unti-unti na nakakahabol ngayon si Eman. At alam natin na kapag na-utilize nila yung carry, yung early snowball ng carry, pwede silang mang-run down ng mga members ng Blacklist. And even when they have the sustain, eventually, hindi nila kakayanin yung DPS nitong si Eman, lalo na pag naka-Demon Hunter Sword na. So, sa ngayon, dalawa yung kailangan isipin ng Blacklist. Itemize ba tayo versus physical or magic? Tingin ko sa ngayon, mas magandang magic muna. Kasi parang hindi nila napipigilan yung DPS ni Exhort, pati na rin itong si Irad. Kailangan maging ready sila, if ever, dun sa mga possible threats from RSG. At RSG naman sila ngayon ang nagsiset up ng tempo para sa ating laban na talagang ready to raid doon sa mga possible positions na pwedeng puntahan ng Blacklist. Pero parang iba ang gustong gawin ng RSG dahil ibang pwesto ang kakalagayan ni Light. Uy, minamadali talaga nila itong next turtle ng ating game. If ever man na makuha nila to lahat ng torre, lahat ng turtle rather, ay makukuha ng kanilang kupunan. Pero speaking of pagkuha, bottom lane turret naman ay para kay Owl. Parang iba yung mindset ng mga players natin ngayon, no? Kasi di ba usually pagdating sa turtle makikita-kita na agad. Oo. First time natin nakita na wag na tayo makita sa turtle, mag-push na lang tayo ng turret, top lane, bottom lane. Pero sino lumamang doon? I think ikaw yung RSG kasi parang yung bottom lane naman eh na-push naman nila anyways. Tapos ang ginawa na lang ng Blacklist tourmate na lang doon sa turret sa baba in exchange for the turtle. At ang RSG makakuha ng 2 turrets up top. One sa bottom and one sa mid. Overall, RSG yung nakalamang talaga doon at nasa win condition din nila mag-snowball. Speaking of snowball, ramdam na natin yung damage ng dalawa. Paunahan na lang kung sino talaga ang unang pupwesto. At ito ng mga moments kung saan na talaga yung mga players natin ay nag-iingat kung sino nga pwede nga puntahan at hilahin papalapit. Dahil para dito sa side ng RSG, kailangan din lang ingatan eh. Yung lineup ngayon ng Blacklist International, tama ba ay talagang since may sustain, gusto mo isang bagsak lahat na wala na, panggulat na lang ang gusto mo yung bataw. Blacklist naman, gusto lang as much as possible, matagal sila sa teamfight. Yep. So ngayon, tama ka doon, Chatel, kasi itong RSG, ang benefit nila is meron sila mga low cooldown ultimates, particularly dito kay Irad, so kill threat siya palagi. Naku, delikado ata si Oh My Venus dito. That's now the bait. Yung broom ay nagamit na, and the baited si Irad! And na shutdown na nila itong si Joy. Now, dito sa itaas na bahagi, Light
Nakaabang lang dun sa may damo. Alam na kagad ni Wise, binato niya kagad yung Kramer. Oh. And kung sino yung pinakamalapit, yun yung pupuntahan. Face check lang. So it's all part of the plan. Sabi dito na nga, Blacklist International and the RSG, yung lamang nila kanina, nawala bigla. Sinilip ko lang saglit eh. 3.2K, kakabanggit lang natin. Naging 620, pero bottom lane, si Alma huli yata. Oy, may ipit ba? Pero si Xbox, pupunta na next game. Oh, pero nandun yung penalty zone na... Walang inabutan and nagiging major threat talaga itong si Owl sa kabuuan ng RSG Slate Philippines. Sa isang pitas kasi may shutdown goal nga tapos ang dami nila doon so may assist siya lahat. Nawala yung lead na hinahawakan dito ng RSG. And ngayon malaking threat na yung 1-1. Oh, in an instant parang nawala lahat ng inipo ng RSG. 100 gold lead na lang. Oh, isira na naman yung target nila! Okay, nabaapa siya ng back shield unit and Yue ay makakabawi red 30 seconds pa bago mabuhay yung kanilang jungler. Pwedeng madaliin ito ng Blacklist International pero nagbabadal din si Exhort. Pwede nurse ay gagamitin na rin niya rito. Ando yung nakapula sa Lord. And si Yue, tamang poke lang. Nats dito ay umaatras na rin. And yung Lord, bababa na sa 20% yung buhay. And si Wise at ang mga agents na makakakuha ng unang Lord ng ating game. Napaganda positioning para sa Blacklist dahil dyan baliktad na talaga ang ating laban. At sa may bottom lane, magmamaratsa yung Lord ng Blacklist ng RSG. Meron silang pang-depensa, meron sila ditong farsa, pero parang ang nangyayari ngayon is nauunahan na ba sila ng Blacklist? Naaurahan sila ng Blacklist, number one. And second is, nagkakamali na dito si Irad. Kasi kanina, pinko-comment natin kung paano niya nagagamit yung CC immunity ng Rhythm of Joy. But this time, hindi nila nagagawa yon. Parang natatimingan siya ng Blacklist. And makikita natin yun, dun sa pag-bait, yung tipong tamang pag-flicker out para hindi katamaan at hindi ma-reset, kumbaga, yung Rhythm of Joy. At doon na pupunta sa isang napaka-pangit na posisyon para doon kay Irad. Oh, speaking of Irad, siya mag-de-depensa ng Lord doon sa may bottom lane. Makakasira na naman ng Tore ang Blacklist. Baliktad na ang ating laro at nakapwesto na yung Blacklist doon sa mga pwedeng kuhanin at gawin against RSG. And RSG pa, inaantay nila ngayon yung perfect timing kung saan pwede silang manggulat against Blacklist. Wow, with a snap, nakuha ng Blacklist International yung napakalaking kalamangan ng RSG Slate Philippines. And speaking of the kalamangan or gold, masyadong konyo, all dito with 9.2K and siya ang pinakapaldo dito sa laban na ito. 6-5 yung score, hindi naman na halos nakakalayo in terms of kill score and the damage dealt, Wolf. Alam natin na si Irad yung kanina pa nagpo-poke dun sa kalaban. Kung babalikan natin yung mga unang mga ginawa ni Irad, kung bakit siya yung pinakamataas sa damage dealt overall, dahil nga sobrang aggressive niya. Kaso parang napasama pa yun, nag-overheat ngayon si Irad. And bigla na lang, after two deaths, hindi na sila makagawa ng play. Ang inaabangan siguro ng RSG dito is for them to make a conceal play, perhaps. Uy. Pero mahirap gawin yun sa Blacklist. Pero yung mga ganong galaw, napa-uwi din si Burrito, yung mga ganon kasi automatic may maririnig ka nila na conceal eh. Mm-hmm. Pero ngayon, para sa side ng RSG, maingat lang din sila at inaabangan nila dahil wala din masyadong nagpapakita actually ng mga players ng Blacklist doon sa may mapa. Tayo nakikita natin, pero iba ang nagiging vision mga players natin. Pero ito na yata, ready na for the team fight. Ang bilis ng backup dito, retribution ginamit ng Wise. At si Light ang kanilang puburuan na doon yung penalty zone. And Wise with a kill habang si Nats ang magiging sa casualty ngayon. Dalawa ang babagsak para sa mga Raiders and Irad. Tinry pang kumuha ng kill pero hindi talaga sapat. And dahil doon, na-open yung top lane. Baka mabasag pa. At okay, so nandun si Exhort para depensahan yun. Hindi nagamit ng RSG yung kanilang big bubble, yung kanilang big combo. Masyadong maaga yung Feathered Airstrike. Gusto sana nila yung combo with the penalty zone. Ang daming tinamaan doon ni Nats. Walang follow-up damage. Malayo din si Irad nung time na yun. So many bad decisions and bad timings wala dun sa RSG. All the while, yung Blacklist, ang kinailangan lang nilang gawin, group up together, gamitin yung ulti ni Florin, and they're okay. Para nakikita natin, kakaibang buff yung ginagawa. Para sila naka-party na nagpapa-level. Ngayon yung Blacklist International, automatic ang kanilang talagang support is grabe, oh my D. Makikita natin ngayon, RSG ay sisilip dito sa my Lord. Ang dami na nating moments na nakikita na nagkakapigilan para sa pagkuha niyan, pero ibang pigilan natin makikita. Edward dito ay papasok si Light. Unti-unti, nauubos yung buhay para si Yue, lalayo na rin. Edward again ay makakakulang kill, pero makakabawi naman si Edward. I mean, itong si Edward,
pabawian nila. Kaso low na si Irad. Wow, gulo na kasi nalang nangyayari. Oh, sobrang dami animation na nakikita natin. Lahat parang nagpapatong-patong na talaga aborito. Yung mga players nakita din natin na ginamit yung skill ni Exhort. So si Nats ngayon. Oo nga eh, parang pwede sana lang pa-counter or wait lang. Ito na yata, rolling in the deep. Mabuta na and si Yue dito. Okay, nakastock si Owl pero hindi na nila gagamitin. And Yue again. Si Eman pa. Makakakuha ng kill pero nandun si Eman. Mga light wheels. Napakabilis sa tinunaw ng Blacklist International. At babawi na nga bang RSG. Kulang sila ng dalawang members dito. Lalayo na sila. Wala yung jungler and Owl again. Doing all things. Wow! Dalawang namatay para sa side ng RSG and Blacklist International. Nakakuha din ng Lord. Si Owl sana ang gustong targetin ni Eman. Si Ma'am Shus ang namatay. Pero Owl, with that Owl play, with that 1-1 play, 1-1-7 KDA, napakagandang pagpuesto doon sa kanilang depensa para ma-secure yung Lord. Weird decisions from RSG once again. Lumaban sila nung low si Irad. Tinry nilang i-clear yung bottom lane. Napakagandang idea sana, pero alam nila na may gulong si Wise. So, ang kinailangan lang gawin ni Wise, hanapin kung nasa si Irad. Quietly, 2-0 and 5. Sobrang taas ng impact sa game na to. Nakakuha sila ng kills. And I wonder, paano nga ba ito didepensahan pa ng RSG? Kailangan nila manalo sa teamfight. But it's not happening. Kasi yung mga decisions nila, kakaiba. Parang, alam mo namang malulugi ka na doon, pero nilalaban pa nila. Parang yung ginagawa nila is medyo pilit. Parang nagsastruggle sila na ma-execute ng tama. Pero tingnan natin kung paano ako lang gagawin. Ginamit na Exhort, by the way, ang kanyang Fairy Airstrike para madepensa yung Lord. Pero makakasira pa rin ang Torre doon sa may top lane ang Blacklist International. Madedepensahan. At na 16 minutes na tayo sa game. Ang dami ng moments na nakakita ng, sa laban natin sa playoffs na sira na yung Torre. Pero parang nag-extend pa 20 minutes. Sabi kanina ni Baloy, 20 minutes. Uh-huh. Yung mga game natin, kung RSG at Blacklist yung naglalaban, para expected na gano'ng yung mangyayari. Magbe-benefit kaya lang yan para sa Blacklist kasi magandang scaling ng mga heroes sila, particularly itong si 1-1. At syempre, itong napapansin natin doon kay Oh My Venus, utilizing yung kanyang Flory, meron kasing extra stun niya na long range. Sobrang hirap patamain nun, by the way. Pero, kung Farsa na naka-feathered airstrike yung target mo, parang napapadali palalo. Yun yung stun na yun na hindi gano'ng kadaling ibato or ipatama. But knowing na nandun si Exhort na stationary, in fact, yun yung nangyari kanina kung bakit nawala agad yung Feathered Airstrike. Nagiging threat na ngayon si Oh My Venus. So, biglang nagkakaroon pa ng extra layers yung last pick na Florine. Parang yun yung sinabi natin, maagang Feathered Airstrike. Ito na naman, parang lagi ka na lang may makikita na gumugulong ng palad. Pero may kita natin si Light. Parang si Light ang gusto nang habulin dito. Hinahabulin na Blacklist International. Ginamit na rin Flicker. Kinuha na rin yung nomin ng Blacklist dito. Nandun yung Flicker! And si Exhort na kanilang unahin! Wala yung burst damage and si Nats na pa-penalty zone na lang para patakas. At si Edward, hindi yung tibuhabak sa buhay. Wow. Aamba dito si Wise. Pop yung kanyang immortality. Eman, Irad. At sila ay aatras na rin. Pero napapayin mo dito ni Nats. Para nahiwalay yung teamfight natin doon. Even Eman ay nakakakuha na rin ng kill against Blacklist International. So talagang paunahan na to in terms of positioning. Kailangan na ingatan kung sino mga kailangang proteksyonan. Protektodo ang kailangang makita natin dito. Pero na-force nila yung flicker doon kay Eman, pati yung immortality nga doon kay Nats. Ang maganda nga lang dito sa RSG, sila din ay nakakuha ng mga important na immortalities. Oh my gosh, ooh! Si Light. Binitawang kagad yung Lumino Blast, pareha sila. Hindi na nila sila agad. Pero ngayon, medyo napasagad na ata itong si A-Rad. Siya ay mamamatay na yung back shield yun in the M30's presence. Penalty zone, pero hindi siya umabot doon sa likod ng pader. And Yue, 6-2 and 6 na KDA. Three members are down para sa RSG Slate Philippines. Nung sinabi na Blacklist playoffs mode, hindi sila nagbibiro dahil kumakatok na sila ngayon sa mga tore ng RSG Slate Philippines. Pwede lang mag-base lang ang Blacklist International. Puno pa yung kanilang minions dito and 2-0 para sa Blacklist.